Yes sir, magandang umaga po sa inyo lahat. This is Double P, Philip Piksyo, isang convener of Ikaw Muna Pilipinas, mga kaibigan, on the launching of Cebu City na Ikaw Muna Pilipinas or I Am Pilipinas. Kahapon, masaya natin na i-launch ang Mandaue City, representing also the whole province of Cebu. And this time, we are in the ang lungsod mismo no, ng Cebu City, in the center, smack in the center of Cebu province, mga kaibigan. And we are launching in a while. At masaya po at marami na pong mga tao na nakakapasok na po sa ating virtual launching dahil in cooperation, mga kaibigan, and compliance with IATF regulations, mga kaibigan. That's why i-continue pa rin natin ang launching, but more on virtual po tayo in order makaiwas po tayo sa COVID-19, lalong-lalo na po sa ating kinakatakutan na Delta virus that's already all around town, mga kaibigan, no? At kaya nga for that we continue normal life but we use virtual reality and through the internet nagsasama-sama tayo, mga kaibigan, dito sa paglo-launch ng Cebu, mga kaibigan. Welcome, and we'll start already. Of course, we will start it with the prayer, mga kaibigan. Pagdasal natin sa Poong May Kapal to be led by Nikita Malasarte. Mga kaibigan, dito sa ating pagdarasal, itasali na rin natin sa pagdarasal natin si Isko Moreno Dumagoso, mga kaibigan, si Yorme. Yorme po dahil po sa COVID-19, mga kaibigan, na siya'y nagkasakit, nadapuan po ng sakit. Ang balita po lately, he's doing all right, mga kaibigan, but still we need the prayers. Na kausap ko rin po, nagpadala po ng message ang kanyang wife to ask for prayers para sa ating minamahal na Yorme. Yan po ang panawagan din po ni Dainy, asawa po ni Yorme, para po dahil para malalong gumaling po si Yorme sa lalong madaling panahon. Ito po ang ating panalangin, Nikita Malasarte. Let's all rise. So manalangin tayo in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Oh my God, my loving Father, I accept with love and gratitude your divine seal of protection. Your divinity encompasses my body and soul for eternity. I bow in humble thanksgiving and offer my deep love and loyalty to you, my beloved Father. I beg you to protect me and my loved ones with this special seal, and I pledge my life to your service forever and ever. I love you, dear Father. I console you in these times, dear Father. I offer you the body, blood, soul, and divinity of your dearly beloved Son in atonement for his sins of the world and for the salvation of all your children. Amen. And also, we would also want to pray for our beloved friend, Mayor Isko Moreno, that he may have a speedy and fast recovery from COVID-19. Amen. Yes, thank you very much, Nikita Malasarte, mga kaibigan, for the wonderful prayer na inihingi po natin sana na lalong gumaling, no? Hindi lamang para sa I Am Pilipinas, but lalo na sanang gumaling sa madaling panahon ang ating minamahal na Isko Moreno Dumagoso o si Yorme para sa lungsod ng Maynila at Republika ng Pilipinas, mga kaibigan. At ngayon, ilagay po natin ang ating kamay, kanang kamay sa kaliwang dibdib. Ito po ang pambansang awit ng ating minamahal na Republika ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Hayang mag-ibig, Diyos na sinahanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay, upang hindi na, huyat ka ng mag-iting, sa man
Sir, pambansang awit ng ating minamahal na Republika, mga kaibigan, patuloy tayo sa ating programa sa launching po ng Ikaw Una Pilipinas or I Am Pilipinas Cebu City, mga kaibigan. At para sa pangunahing mensahe na ating naibibigay, mga kaibigan, Barkadas President, mga kaibigan, walang iba kundi si Nick Malazarte, mga kaibigan. Thank you, Phil. Magandang umaga sa ating lahat. Diyan yung mga conveners, national convener, mga local conveners, Cebu City Chapter, and also yung mga ano natin, mga leaders, sectoral leaders na nandito ngayon. Sabi nila, 1,000 miles journey begins with a single step. So, kaning panahon na, maunin panahon, ngan himo tag unang lakang diri sa Cebu City para sa atong tinguha nga si Mayor Isko Moreno mahimong presidente sa Pilipinas. Karon sang buntaga maupod ni ang buntag nga din nagtungtong ta sa libros kasaysayan nga puhon nanay pagbag-o nga tinuod ang Pilipinas na naibagong pag-asa sumapa ni Mayor Isko Moreno. Kay si Yurmi, ang iyang gusto na isang bangka tayo. At pasabot, kung nakaso sa gabangka, di walay angay nga tao ng mo uyog sa bangka kay kuya o kay mutike o gitatanan malumos. So mauna, nga karong adlaw atong ilungsad ang atong chapter diri sa Cebu City sa Ikaw Muna Pilipinas nga atong awhagon si Mayor Isko Moreno to run for president. Kaya sa iyan nabuhat sa Manila. Kaya iyan nabuhat sa Manila. Ang ay niyang i-duplicate, copy-paste sa tanang lugar diri sa Pilipinas, appeal ang Cebu City. So mauna, nga iyan na buhat sa atong urban poor, na amang ganoon urban poor sector diri, atong transport, atong PWD, iyan na kita gaag, sulbad ang tanang problema sa katilingban nga iyang gitimuha. Bago pa siya na mayor, di pa kay dugay, pero inyo makita diya sa internet, sa YouTube, daghan kay siya nabuhat. So si Isko, kay baw siya sa problema sa mga basic sector. Kaya siya gikan sa Kapubri, gikan siya sa squatters dito sa Baseco, mga na yung kibuhat, naghimo siya tondominium. Kaya nakita niya, kung iya sa Navi, na kinanglanog yun nato, nga naagyoy housing, decenting housing at mga tao. Anyway, isgutan lang yan na uniya tanan, pero napasalamatun ko ninyong tanan nga naakaroon din eh. Hopefully, after this event, bukasa na ta, ato nang ipadaga ng atong makinarya din sa Cebu Chapter para atong ensure nga sa Cebu City, one of the biggest vote-rich cities in the whole Philippines, mudaog yun si Isko Moreno this coming election. So lastly, ako mong ingon, 5 out of 6 presidential candidate who carried Cebu province became president. So only litos minyang rin, wala siya nagkadaog, pero nidaog niya po siya itong gana, atong 1998. So, atong tinuwaong yun, nga ang kaning Cebu province, Cebu City, will deliver for Mayor Isko Moreno. So, dagang salamat and I welcome all of you to our activity, launching of the I Am Pilipinas Cebu Chapter. Yes, Nick, andiyan ba si Nick? Alright, okay. Yes, Nick, yes. Nick. Yes, congratulations, yes. No? Dito sa ating launching ng Cebu. At talagang napakaganda naman sa na iyong ibinigay. Maraming mga attendees, lalo na sa virtual natin. Sa virtual, yes. Mga kaibigan, Nick, marami. Congratulations sa inyo dyan. At mukhang excited naman yata sila dyan sa Cebu, di ba? Yes, very excited. Very excited sila. Thank you for the help, okay. Also of the National Convener.
Yeah, kompleto. Except for one, nandiyan ang ating lead convener, si Tim Orbos, former undersecretary. Yes. At ang secretary general natin, si Elmer Argaño, is also. Ayan. Yes, Elmer, papasok sila in a while. That's okay, right. Marami. Yan. There, yan. Okay. Sige. Okay. Maraming salamat, Nick. Let's go on with the program, mga kaibigan. Okay. Yes, sir. And we'll be back after this. Hanggat kaya natin, hindi tayo titigil. Kung ang mga pampublikong paralan ay may produkto ng mga magagaling na individual sa kani-kaniyang industriyang kinabilangan o karerang kinabilangan, mano pa kaya pagdating ng araw kung meron silang sapat, maayos at magandang pasilidad sa loob ng paralan. Focus our heart, our mind, our attention to the incoming and those problems ahead of us. Yes, sir! Mga kaibigan, ang ating minamahal na Isko Moreno Dumagoso, talagang we should fight on. Isang bangka, isang bansa, mga kaibigan. At marami po tayo mga nag-attendees po sa ngayon, no? Sa, at kung papakilala po natin ang ilan po ng mga ano, andiyan po, of course, si Nick na kanina nakita po natin, siya po ang ating regional head, no? Dito po sa Ikaw Muna Pilipinas, but the lead convener, welcome George Chang, mga kaibigan, ng Cebu City, together with Nilo Dinaw. Now, mga kaibigan, Cebu City Community Organizer po siya ng ating I Am Pilipinas, at kasama rin po ang mga sumusunod, si Sheena Turo, mga kaibigan, we have Monico Danding sa transportasyon po, and then andyan lang po si Pedelino Bagtong, May Habonero, Nash Rubio, Maria Lourdes Gapol, mga kaibigan, kasama rin po ang mga iba po, si Maria Aba, Sanesita Fernandez, senior citizens po yan, no? At Pima Dakayana sa vendors, mga kaibigan, na may si sila May, sila Nash, na-mention ko na po, Monico Danding sa transport sector, mga kaibigan, and then you have Jennifer Anerio Urpumpor, mga kaibigan, sector, Maria Lourdes Gapiol, women's sector, Jarneline Lapaz, livelihoods, or on especially on online selling, and Fedelino Bagtong, PWD, mga kaibigan, and then si Sheena is also with OFW, na mention kanina, and sa urban poor, Bebe Barellano, mga kaibigan, and Zoom attendees po natin, also, na napakarami din po ngayon, or Glenn Reyes Rehuso, welcome, Timothy Homesilio, Maria Cristina Herrero, Yvonne Yongpo, Judith Gaviola Luz Mayol, Leslie Hermo Hermosora, Edilberto Gaviola, mga kaibigan, Henar Jamar Tong, Jelly Lynn Magale, Zuzel Gaviola, Maribel Caballero, Maria Catherine Cabaluna, Victoria Bacos, Maria Catherine Cabaluna, you have Jomari Jayag Hayag, no? Mercedita Cabaluna, Marian Namion, June Bacos, Redeline Lape, Michelle Namion, representing also many groups, Marjorie Cabaluna, Well Raf Rendon, Analea Cabaluna, Winnie Abelianeda, Suzette Aguilar, Angel May Larino, Bernardo Minosa, Karen May Castro, Mary Ann Lareno, Rene Jane Castro, Archie Ventic, Teresita Lopez, Annabel Sabrinica,
Luz Dagupan, mga kaibigan, Shirley Diaz, Jacqueline Libosada, and Rowena Marie Racaza, Robbie Arnado, Maner Lopez, Kish Basilgo, Charles Tabada, Edami Cabaluna, Clifford Pelane, Maribeth Sequia, Maribel Villamor, Benedict Villamor, yung mga iba po hindi ko mention dahil late po nakapasok, pero they're already in. Welcome din po kayo, mga kaibigan. And with us, thank you very much for attending ang media po dito po sa Cebu City, mga kaibigan. Let's welcome them, Dennis Tabar of CCTN Cebu, represented by Gian Navarro. And then Greg Rubio, senior reporter, desk editor of The Freeman and Banat, Bong Wenceslao, columnist of Sunstar Cebu, and Jean Valenzuela, correspondent of iNews.ph and broadcaster of Tuburan Cable, Elias Baquero of DYRC and Cebu Business Week, Edward Ligas of DYLA, and Oscar Pasaporte, Padayon Pilipino in DYKC, Arnel Bakalan, lungsod, ikaw ang maghukom. DYLA, Eric Siras Manait, mga kaibigan, program title niya ay Bara de Cabra on DYCM, Jess Villarma, Radyo Natin, no, mga kaibigan, and then ABS-CBN, DYAB, June Perez, GMA, Bobby Nalzaro, and also Lianesca Panti of GMA Manila, mga kaibigan. At meron pang ang gusto kong Pilipinas video, mga kaibigan, will be coming in, mga kaibigan. But in the meantime, yan po, no? At marami pa hong iba. Let's also welcome June Canlas, lead convener of Ikaw Muna Pilipinas, Province of Pampanga. Vincent Piccio, lead convener, Province of Antique, mga kaibigan. Board member Vince Piccio, board member rin po si June Canlas. And then let's also welcome Greg Reyes, mga kaibigan, lead convener, also together with the other convener in San Francisco Bay Area, United States of America, mga kaibigan. And meron pa ang iba, we're waiting also for, or nakapasok na rin, ang ating lead convener, Raymond Sarmiento, or Doc Ray Sarmiento, ng lalawigan ng Nueva Ecija. Kasalukuyang din po nanonood from the province of Laguna, mga kaibigan, soon to be conveners from Binyan, Santa Rosa, San Pedro, at ang ating isang national convener, June Suniga, hopefully is watching right now, at sa kanya po ang next launching on the Barangay Heads, mga kaibigan, that will be held in Alaminos in Laguna, mga kaibigan, no? So ito po ang mga future na parating na po na mga grupo, at marami po ang nag-organize even in Cagayan de Oro. There will be launches in Tugigaraw, mga kaibigan, led by Manny Haha, attorney Manny Hahahang, who might join us as lead convener in Cagayan later on. May hearing lang siya, but we will know later on, mga kaibigan, kung ano po ang mangyayari pag makaka-attend po siya. Marami pa hong iba, mga kaibigan. At this time, let's see ang gusto kong Pilipinas. Ang gusto ko ay Pilipinas na mapayapa. Gusto ko ng Pilipinas na walang korupsyon. Gusto ko ng Pilipinas ng pagkakaisa. Gusto ko sa Pilipinas ay maging marangya ang pamumuhay lahat ng Pinoy. Gusto ko po ng Pilipinas na may presidenteng may malasakit sa bawat mamamayan. Gusto ko ng Pilipinas na maging maunlad ang mga mamamayan. Gusto ko na Pilipinas na may presidente na may pakialam sa pangkalahatan. I am Pilipinas. Yes, sir. I am Pilipinas.
Pilipinas, mga kaibigan, and God first. Yan po. At sa mga hindi ko po nabanggit na present, kinokolate po namin yung mga names ninyo at marami pa ho ang nakapasok na mga iba na nandun na ngayon nanonood po sa atin virtual launching ng IM Pilipinas Cebu City. At napaka-importante sa lahat, pakinggan po natin ang salita ng mensahe na ihatid sa atin ng ating lead convener sa national conveners, mga kaibigan, walang iba kundi si former secretary, undersecretary ng DOTR, USEC Tim Orbos. Maraming silid, maraming salamat sa inyo, sa ating mga kapatid ng Cebu City. Maraming salamat po sa inyo, lalo na po sa ginawa niyong kabutihan para po sa ating Ilusan. Maayong buntag. Maayong buntag po sa inyo. Cebu has always played a crucial part in our country's history. Alam na po natin yun. Sa lahat po ng paglalakbay ng ating bansang Pilipinas sa kanyang galaw bilang isang bangka, ang Cebu po ay laging nangunguna at naging laging instrumental sa pagbabago ng ating bansa para sa kanyang kabutihan. At tulad po ng Maynila, ang Cebu po ay nararanasan ang mga problema na nangyayari dahil sa kanyang development. Alam po natin yan. Manila is particular na city. Ang Cebu rin po ay isang arrival kung saan ang makakatabi niyang mga ciudad at bayan-bayan ay nagpupunta para makahanap ng pag-asa sa mabuting buhay. Kaya yung ginawa sa Maynila ay isa pong karanasan na alam ko po inyong nararanasan sa Cebu. At gusto mangyari sa Cebu at gusto ko po naman mangyari sa Pilipinas. So yan, yung urban settlement, pagsura, problema ng traffic, nagawan po ng paraan ni Mayor Isko. At hinihingi po natin sa ating Pilusan, gawin niya po sa buong Pilipinas. Ako siguro, it is very significant kung narinig yung sinasabi ni Philip. Lahat ng mga sektor na nayaya natin at umuo kaagad na tulungan tayo dito sa Cebu. Sektor po ng mga pangkaraniwang tao, mga mamamayang privado, mga talagang nagre-representa ng lipunan, the society itself. There are no politicians here, but real ladies and gentlemen that want clear, honest and sincere change for the better. At yan po, pag nakita natin na gagawin ng isang Cebuano, gagawin po ng Cebu City, gagawin po ng IM Cebu, sigurado po itong mensaheng ito ay maririnig sa buong bansa. We can work together as one, IM Cebu, Pilipinas, sama-sama po tayo, ikaw muna sa isang bangka sa bansa. God first. Kanina sinabi po, General Coordinator Malasarte, 1,000 journey begins with a single step. Kung tayo nagsisimula. Pagkatapos po nitong ating bayan at naabutin ng ating pupuntahan, laking pasasalamat po namin sa inyo dahil kayo po ay nagbibigay halimbawa sa lahat sa atin dito sa buong Pilipinas. Ang pagbabago ay nagsisimula sa bawat kapani. Mabuhay po ang Cebu. Maraming salamat po. Magkakamali kami, madadapa kami, pero sisiguraduhin ko sa inyo, yung pagkakadapa namin, babangon kami agad. At huwag kayong mag-alala, sa buong buhay ko, ilang libong beses na akong nadapa, pero ilang libong beses na rin akong bumangon. Kaya sa mga kababayan natin, kahit ano pang pagkakadapa natin sa buhay, we must stand up, bangon, lakad ka agad, move on. Kaya huwag kayong matakot, sumubok, huwag kayong matakot, lumaban. Dito natin gamitin yung sinasabi nating tapang.
tayong matakot at tuloy natin ang laban. Mensahe po ni Sco Moreno Domagoso, Mayor of the City of Manila, na sana maging presidente natin, mga kaibigan, at lumaban sana, iniikayat natin, lumaban bilang sa Pangulo ng ating Republika, mga kaibigan. And this time, let's go sa kasalukuyan naman kalagayan sa lungsod ng Cebu, mga kaibigan, the second biggest city outside of Metro Manila, mga kaibigan, and our lead convener there right now, George Chang. Mga kaibigan, I am Pilipinas, Cebu City. George? Good morning to the rest of the group. I am George Chang. I am representing Cebu City. I'm coordinating the city of Cebu from North and South District of Cebu. Dito, meron kaming group na called Barkadas. It's from South and North, Cebu City, North District and South District. It's around 300 to 400 members. Okay, so we are going to support Mayor Sco Moreno in Cebu. Yes, sir. Congratulations po sa launching po ng Cebu City. And after this, tuloy po ang expansion ninyo within sa city po ng Cebu. Yes, yes. Urban and upland. Yeah, it's around siguro nga 200,000 votes no, dito sa Cebu. Around? Yes. So we are going to support Mayor Sco Moreno for presidency. Okay. Okay. Yun nga, hinihikayat nga natin siya sana na tumakbo. Pero congratulations din sa compliance ninyo at naipagpatuloy natin through virtual launching ang Cebu City. Congratulations po with that one. George Chang, mga kaibigan, lead convener, I am Pilipinas, Cebu City. Watch this. What do people of Cebu City say, mga kaibigan? Panoorin niyo po ito. We'll be back after this. Magiging presidente ka na namin. Gusto ko si Sco kasi magandang tao po yan. Magandang ugali. Hindi siya makapubli. Panagat Arizona kay ang dagat di abunuhan manggod layo na among kan natabok na mo tabok na uglaw atiki na among pagnabuhi Arizona gabi na karon pandinik di kay mi makalupli sa tarong
mo ginaemblema doon sa kuan mo. Tanan ganit ng ilim na tao din mo gigisip ka. Ang akong nagustuhan kay Mayor Isko, gikan sa pagkapobre, so makasabot siya kung sa'y kanang mga panginanglan sa mga pobre pareho niya ba? Niya, dahil sa siya nahimo sa iyang pagka-mayor sa Manila na nga gusto na ako nga magdagan sa pagka-presidente, siya yun akong butaran. Kaya nang malimpyo niya ang tanang mga kuan sa Pilipinas niya. Mayor Isko, sana matulungan nyo ang aming lugar na ma-urban for, ma-membro mi sa urban. Kaya kiniya mong yuta diri, gi-kuwata ni sa gobyerno, manginaot mi nga, himong ming matabangan, kanigid among lugar nga, bisan ikaw, naka sa Manila nga, amo ning kuanon, amo ning ipabot ni mo nga, ikaw gid mismo ang makatabang sa mong lugar. Kaya nakita na mo ang imong mga video sa Facebook nga usa ka kamayo nga nagsigig pakita sa imong kamayo nga gibuhat. Manginaot mi mayor na imo ming matabangan diri, maor na ang among ipabot og usa basad nga kaming mga batan-on diri magairan mi og tarong nga kuan nga malayo mi sa mga masamang elemento sa misyo. Boses po ng mga taga Cebu, mga kaibigan sa city, mensahe para kay Mayor Scott. Napakarami pa ho niyan. That's just some of them, mga kaibigan. Welcoming also. Right now, is Aling Durings Barbecue. They're, nanonood po sila. Hello po sa inyo. Talagang mga talagang Isko diehards, mga kaibigan. And getting bigger and bigger. Marami po ang iba. Pinapakulate po ho namin yung mga names para nasa ganun, mabati rin po kayo. At ngayon po, ang resolusyon ng mga Cebuano sa Cebu City, mga kaibigan, ayatid po sa atin at pangungunahan po ng ating community organizer sa Cebu City, walang iba kundi si Nilo Dinaunau. I hope I got the name right. Nilo, welcome. Mayong buntag ka na tong kanan, ilabi na sa talahurong Yermi Isko Moreno. Resolusyon numero 1 nga nag-anghag hangyo ni Yermi Isko Moreno kasamtangang mayor sa siyudad sa Manila nga maoy mumando o mapasigugda sa atong krusada para sa mga katayuan sa pagbangon o pagbalik sa digdigdad natong mga Pilipino o ang kamhanan niini. Pinagi sa iyang pagpapili pagka-presidente sa atong nasudnong Pilipinas karong tuig 2022 nga piniliay. Tungod kay ang atong nasud nanginahanglan og presidente nga Diyosnon, tawhanon og maayong panglantaw sa atong nasud og dunay maayong salabutan sa atong mga pagbati og paghunahuna para sa mga kabus. Tungod ang atong nasod na kinahanglan o buutan ng presidente, maayo, maantigo o masaligan sa pagpatuman sa mga balaod, mapasiugda o mga proyekto para sa pag-uswag sa atong nasod, aron makakita kita makaaswat sa tumang kakabus. Tungod kay si Isko Moreno, kabus nga gipanganak pero naningkamot
og naka lingkawas sa kakabus. Karon mahimong mayor sa siyudad sa Manila. Busnon nga naay pagbati o pagsabot sa mga kabus. Tungod kay ang nasod na ginhanglan og presidente nga maoy mo pabangon sa atong dignidad, apil na ni ana ang atong pagamhanan karon nga maoy mo pataas sa atong nasudnong bandila. Tungod kay si Isko Moreno lang ang maayong ehemplo sumbanan sa serbisyong publiko. Og mapagsiugda sa mga proyekto para sa pag-uswag sa atong nasod aron makaaswat kanato sa tumang kakabus. Karon ang tibuok Pilipinas nagatubang og dagko na sunong problema sa epidemya. Haom sa atong giatubang karon ang problema nga ang presidente maoy mutubag sa atong kinahanglan. Maoy mupabalik sa atong dinigdad, maoy sumbanan sa publikong serbisyo sa tibuok na. Babalikan po natin at medyo na-off yata yung mic. When it's ready, we will go back. But in the meantime, mga kaibigan, yun doon po sa aling drinks barbecue, they're present. Dami po nila na doon. Kumais pa pa natin ang ating sa section ng aling drinks. Baka pwede siguro, ano, kung meron, ano, bago tayo bumalik doon sa resolution kay Mr. Dinaw Now. No? At nandiyan na ba? Na, yung sa barbecue. Sa iyo. Yan, no, yan. Nandiyan dyan sila ngayon. Nanonood. Hello po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Na ngayon, kasalukuyang nanonood, mga kaibigan. No? So, at any rate, siguro, ready na ba yung kay Mr. Dinaw Now? Are we ready with Mr. Dinaw Now? In the meantime, mga kaibigan, para may pagpatuloy yung resolution, no, ng kay Mr. Dinaw Now. Tapos na ba? No, at gusto po natin i-welcome Okay, gusto po natin i-welcome sila. Ah, ito. We're back already with Mr. Dinaw Now. Go ahead, sir. Tungod kay si Isko Moreno, kabus nga gipanganak pero naningkamot og nakalingkawas sa kakabus. Karon nahimo nang mayor sa siyudad sa Manila. Diyos nun nga naay pagbati o pagsabot sa mga kabus. Tungod kay ang nasod na kinahanglan man o presidente nga maoy mupabangon sa atong dignidad, apil na ni ana ang atong panggamhanan karon nga maoy mupataas sa atong nasudnong bandila. Tungod kay si Mayor Isko Moreno lang ang maayong ehemplo sumbanan sa serbisyong publiko. Og mapasiugda sa mga proyekto para sa pag-uswag sa atong nasod aron makaaswat kanato sa tumang kakabus. Karon ang tibuok Pilipinas nagatubang og dakong problema sa epidemya. Haom sa atong giatubang karon nga problema ang presidente nga maoy mutubag sa atong kinahanglan, maoy mupabalik sa atong dignidad, maayong sumbanan sa publikong serbisyo sa tibuok nasod. Wala nay lain si Yorme Isko Moreno Ragyud. Og tungod niini, kami ug ang kinatibuk ang kapunungan sikta sa IM Pilipinas Cebu Chapter nagasagop sa sinabutan nga giuyunan sa tanan nga nagaauhag nagahangyo ni Yorme Isko Moreno nga magpapili pagka presidente
sa atong nasudnong Pilipinas aron pagbangon niini ug pagbalik sa dignidad natong mga Pilipino ug ang panggamhanan niini karong umaabot pinilay 2022 gisagup ug nakapasar karong Agosto 18, 2021 diri sa Cebu City. Salamat. Yes, yan po, galing kay Nilo Binaunao ng Cebu City, mga kaibigan, ang paglalatag ng resolusyon ng mga Cebuanos sa Cebu City na ipinapaabot rin po kay Mayor Isko Moreno Domagoso. We'll be back. Ang tapang may pinaggagamitan na panahon. Ang tapang may pinaggagamitan ng sitwasyon. Ang tapang hindi makukuha sa salita. Ang katapangan ipinakikita sa gawa. Huwag kayong pasasakay sa mga alingas-ngas. Huwag niyong papayagan na inagtuturo ng daliri ay tinuturo ang iba na kalimutan niyang ituro ang kanyang sarili. Come hell and high water, susuungin natin yon. Hindi tayo magpapapigil. Dali mo ang mandila ng ating bansa. Dalhin ang bandila ng ating bansa, mga kaibigan, isang bangka, isang bansa, sama-sama sa kaunlaran ng Republika ng minamahal nating Pilipinas. We'd like to welcome also Ignacio Andam Jr., Janeline La Paz, Gemma Lopez, Alex Silos, Mary Paulette, Serafine, Maria Neri Abella, Joji Tansinko, Pauline Abbas, and Arthur Saavedra, mga kaibigan, there at Aling Durings. So, mga kaibigan, so welcome po, and there's many more na mga pasok pa rin na kinukulay po lahat ng mga pangalan even in Zoom, mga kaibigan, no? At magpatuloy po tayo sa pakikiisa naman at pakikiisa mula sa iba't ibang sektor ng samahan sa Cebu City, mga kaibigan, at mapaunahan po ito mula sa hanay ng mga overseas workers, mga kaibigan, or OFWs led by Sheena Turu Tikatil Abubakar. Sheena? Thank you, Sir Philip. Good morning. Good morning, good people. Good morning po sa mga ka-live natin. So, to Mayor Esko Moreno, get well soon po, Mayor. So, I am Ms. Sheena Trotikatil Abubakar, representing the OFW sector. So, I was an ex-OFW for 3 years, but unfortunately, the experience was a roller coaster ride. So, when I heard about the wonderful news na hikayate natin si Mayor Esko Moreno na tatakbo bilang Pangulo, I can 100% foresee na lahat ng mga sana all ng mga Pilipino, mga kapwa nating Pilipino, will come to reality. Kasi nakakita ko lahat ng mga pagbabago ng Manila, talagang he make it renewed back into a good place. So, because Yorme is the living example of bayan muna bago sarili. So, Godspeed, Yorme, and thank you so much. Yes, maraming salamat kay Sheena Turu Tikatil Abubakar, mga kaibigan. At ang susunod naman ay mula sa hanay ng transportasyon. Walang iba kundi si Monico Dandig. Come in. Hello, I'm representing
transport sector. Ako nga pala si Monico Danding. 100% nga kaming mga motorbike rider nag-support kay Mayor Esco Moreno. Kaya nakita naman namin na marami siyang nagawa sa Manila. Bakit hindi niya gawin dito sa buong Pilipinas? Diyan na po. We will support 100%. Yes, yan po. No, sa hanay po ng transportasyon, 100% po sila from Monico Danding, mga kaibigan. At mula naman sa hanay ng mga persons with disability, walang iba kundi si Fidelino Bagtong. Good morning. Usa ko sa presidente sa PWD sa Kinasang-an, Pardo. Ako si Fidelino Bagtong Jr. or Junior for short. Di apo ko sa akong kuan bahin nga magpakuan po mi sa among kagalingon isip po sa PWD nga unta ipadayon ang na sugdan nga project sa atong pinalagang Mayor Esco Moreno. Ipadayon ang imong kausa, 100% may mga PWD na animo. Dagang salamat. Yes sir, congratulations Fidelino Bagtong, PWD mga kaibigan. At mula naman sa hanay ng mga kabataan o kaya sa youth, let's get in May Habonero. Good morning ninyong tanan. Ako di ay si May Habonero. Ako ang nagrepresent sa youth sector. Ang akong Mayor Esco Moreno nga kanang unta kanang nanay presidente nga mubarog nga isip kanang tinud-anay nga leader nga kabalo na ka karon sa mga kabatanunan o kanang nangita na sila o kinsa dyo'y tinud-anay nga unta mahatagan sila o kay karon ang mga kabatanunan is naay potential. So thank you Esco Moreno, 100% support ang youth sector. That's right, May Habonero. Maraming salamat sa iyong paghatid ano, mula sa hanay ng kabataan, mga kaibigan. At susunod naman sa hanay ng mga kababaihan, walang iba kundi si Maria Lourdes Gapol. Mayong udto, ako si Maria Lourdes Gapol, taga Alopis. Sa Barangay Kalamba sa Cebu City, ako ang representante sa AIM Pilipinas Women Sector sa Cebu. Nandito po kami, Mayor, na sana po tumakbo ka ng Pangulo dahil isa po kaming mga kababaihan na sumusuporta sa iyo at sana po ang mga hinaing namin na matugunan mo at sana hindi mo rin ito pabawalang bahala kung sakaling ikaw ay papalarin na mapangulo ng Pilipinas. At sana rin kung ano ang nagawa mo diyan sa Manila na hindi namin nagawa mo sa Manila na napakaganda, sana nandito rin sa Cebu gagawin mo rin 'yan. At kaming mga kababayan, kababaihan, handa po kaming sumusuporta sa inyo kung sakaling ikaw ay tumakbo ng pangulo. At hindi ka namin iiwanan at sana tulungan mo rin ang aming grupo. Maraming salamat po. Maraming salamat Maria Lourdes Gapol, mga kaibigan, mula sa hanay ng kababaihan. At ang susunod naman ay hindi naman magpapatalo rin, mga kaibigan, at marami po to well represented also all over the country mula sa hanay ng mga LGBTQ, walang iba kundi si Nash Rubio. Mayong utto kanatong kanan ka ng ako si Jonah, ay Nash Rubio,
usa ko sa membro sa LGBT sa TISA nya kanang nag manginaut na unta ko ni Mayor Esco Moreno nga kanang tagaan gihapon niya kung siya mahimong presidente nya gitagami niya og suporta sa among grupo. Thank you so much. Yes, yes, Nash Rubio, mga kaibigan, maraming salamat. Doon maikling salita, pero mahabang gawa, mga kaibigan, ang mga LGBTQ, their foot supporting Isko Moreno in recognizing also their rights, starting from sa lungsod ng Maynila. Watch this video, we'll be back sa panunumpa, mga kaibigan. Time napapaiyak ako pag lalo na pag nabubuli, sinasabihang bakla. Pag sa chat, ganyan, sasabihan ako ng bakla, salot sa lipunan. May mga tambay po dyan sa kalsada, dadaan po kami, papaswitan po. Pagiging bakla, hindi naman namin kasalanan. Ang pinakamasakit na naririnig ko is dahil sa mga bata, pagdadaan ako, ah bakla, bakla, baklayan, ganun. Nakakaramdam pa rin ako ng, ano, yun nga, na nakaka-trauma din. Suot ng mga pambabae, gusto kong magpalda, gusto kong maranasan kung ano nararanasan ng mga babae. Habang sa tumatagal nga, nare-realize ko na beki nga ako kasi nga, kumbaga sa pakiramdam ko din, kakagusto ko sa lalaki, ganyan. Tapos yun, yung kumbaga yung mga hili ko pang babae, hindi pang lalaki, ganyan. Mga barkada ko babae, so nung pagkakataon na yun, parang nasasabi po ng mga nakakakita sa akin na parang malambot lang po ako. Yun, parang sinabi na po nilang bakla ako. Ako, kahit alam ko naman na sarili ko na bakla ako, kahit open mind ako sa sitwasyon na meron kami mga LGBT, hindi ko pa rin may pagkakaila na na-offend ako, na naiinis ako, kasi nga, bakit kasi kailangan pa nila akong sabihan ng bakla kung alam naman na nilang bakla? So, ang pumapasok sa isip ko talaga, nangiinsulto yung tao. Dahil nga, salot sa lipunan, hindi matanggap ng tao, eh bakit di nila matanggap? Kasi nga, eh pantay-pantay lang tayo, ang naiiba lang, malambot kami, tapos yung mga tomboy matigas, then singa, yun ang gusto nila eh, yun ang ikakasaya nila. Hindi mo naman pwedeng pigilan yung sarili mo na hindi mo naman gusto, hindi ka sasaya kung ano yung... Ang pinakamahalaga talaga is yung equality for us. I want to show equality in Manila. You may have all the reference in this world, but you're still human being at the eyes of the city government. I support equality. Choice. Your preference is your preference. Natutuwa naman po ako doon sa ano ni Mayor Isko Moreno na pinapahalagahan niya yung mga LGBTQ na pantay-pantay lang yung pagtingin ng mga tao sa kanila. Pagpatuloy niyo po ang pagsuporta niya sa LGBTQ at makakaasa po kayo na suportahan po din namin kayo sa laban niyo. Yes, sir. Congratulations sa lahat ng LGBTQ. Video prepared by I Am Pilipinas, mga kaibigan, sa pagtugon po at pantay-pantay na rights sa lahat ng tao ayon kay Isko Moreno. Dumagoso, kaya mga kaibigan, lahat po ay binibigyan ng respeto at karapatan sa ilalim ng batas ng Republika na minamahal natin na Pilipinas. At ngayon, mga kaibigan, magsasama-sama po tayo sa isang mensahe ng Secretary
General ng IM Pilipinas at patungo rin sa panunumpa ng pagkakaisa ng mga Cebuano sa lungsod ng Cebu sa buong Pilipinas ng IM Pilipinas o Ikaw Muna Pilipinas. And here with us right now is Elmer Argaño, Secretary General po, mga kaibigan ng Ikaw Muna Pilipinas, mga kaibigan, and his former IAC MMDA Deputy Executive Director. Elmer, my friend, come in. Yes, Philip, maraming salamat at good morning sa lahat ng mga kasama natin dyan sa Cebu City. Binabati ko po ang ating regional organizer, si Nick Palasarte, at ang ating city, Cebu City convener, si Mr. George Chang. Maraming salamat po at nakakatuwa po dahil dumadami tayo at yung commitment po ng Cebu City ay napakahalaga dahil yan po ang sentro hindi lamang ng Cebu Province kundi ng buong Visayas at minsan pa ay tumatagos hanggang Mindanao. Kaya napakahalagang pangyayari po itong araw na to. Ngayon po, dadako na po tayo sa pinaka-importanting parte ng ating programa. Tayo po ay upang pagtibayin yung ating pagkakaisa at formal nang yakapin kayo ng samahan. Inaanyayahan ko po ang lahat na tayo ay tumayo. Maski po yung ating mga kapatid dyan sa nasa virtual, ay tayo po ay tumayo at sundan niyo po ako sa ating panunumpa. Itaas po natin ang ating kanang kamay at sundan niyo po ako. Ako si banggitin ang pangalan. Maria Lourdes Gapu. Nagmula sa Saksapi ng IAM Pilipinas Women Sector ay taos pusong nanunumpa na aking na aking itataguyod ang ng buong husay at katapatan ang mga adhikain ng IMPPs at Pilipinas. Patuloy ko na ibabangon ang dignidad ng Pilipino. Patuloy ko na ibabangon ang dignidad ng Pilipino. Buong siglang tutulong na ibalik ang dangal sa gobyerno. Buong siglang tutulong na ibalik ang dangal sa gobyerno. At itatayo ang bandila ng ating bansa. At itatayo ang bandila ng ating bansa. Sa darating na halalan. Sa darating na halalan. At hanggang makalipas ito. At hanggang makalipas ito. Lubos akong sumasang-ayon. Lubos akong sumasang-ayon. At tumatalima. At tumatalima. Sa panawagan ng samahan. At panawagan ng samahan. Natanggapin ng kagalang-galang na alkalde ng Maynila. Natanggapin ng kagalang-galang na alkalde ng Maynila. Isko Moreno. Isko Moreno. Ang hamon ng panahon. Ang hamon ng panahon na gawin sa buong bansa ang gawin sa buong bansa ang mga mabubuti niyang ginawa ang mga mabubuti niyang ginawa sa lungsod ng Maynila sa lungsod ng Maynila. Kasihan nawa ako ng puong may kapal. Kasihan nawa ako ng puong may kapal. Sinumpaan ngayong ikalabing walo ng Agosto.
sinumpaan ngayon, ikalabing walo ng Agosto, 2021, sa lungsod ng Cebu. Sa lungsod ng Cebu City. Congratulations sa inyong lahat at mabuhay kayo. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Yes sir, talagang congratulations po sa inyong lahat, no? At bago po natin ipasok mga kaibigan ang mga susunod natin na mga magsasalita, ang si June Candas, mga kaibigan, board member, lead convener ng Pampanga, Dr. Raymond Sarmiento, lead convener ng Nueva Ecija, and then you also have board member Vincent Picchio III, lead convener province of Antique, and then attorney Minyahaha Hang, who's being contacted as of the moment, lead convener Cagayan, mga kaibigan, and Greg Reyes, who's watching right now, lead convener from San Francisco, United States of America, mga kaibigan. Andiyan pa ba si Elmer? Can we have Elmer and if Timor, but he's also online, can we have them? Oh, yan, Elmer, yes, congratulations sa panunumpa, no? At talagang event kasi, oh, yes, yeah, so I think si Tim yata may ginagawa na, no, or something, may pinuntahan. Yeah, he'll be no? back, he'll be back, yeah. Okay, all right, kasi wala ang ating co-lead, co-convener na si national convener na si Bong Mangas on the latest trends ng and development, no, especially in the sahanay po ng ayon. Yes sir, ang ating lead convener na si Tim Orbos. Tim, welcome. Yes, ang pinag-uusapan natin ngayon sa kapakanan ng lahat ng mga nanonood kasalukuyan, especially in Cebu City, nating malaman ang mga, alam mo ba, yung mga trends and development po in relation sa IM Pilipinas, mga kaibigan. Let's hear again from Team Orbos, short while, and also from Elmer Argaño, ang ating National Secretary. Tim? Well, maraming salamat, Philip. Magandang umaga po sa inyo ulit. Isa lang na napakagandang balita na may bibigay namin sa inyo. Talaga pong madami nang sumasali po sa atin dito sa ating paghingi kay Mayor Isko na subukan na pangunahan na maging pangulo sa susunod na eleksyon. Talaga pong ang dami na sa lahat po na sektor. At sabi ko tulad na sinabi ko po kanina, mas binibigyan po natin ng halaga ang mga pribadong tao tulad po natin, lahat ng sektor, magmula sa kabataan, sa simbahan, mga negosyante, mga senior citizens, mga LGBTQ, lahat po, all across the country, nagsimula na po talaga minin na maging kandidato para sa susunod na pangulo ang ating mayor ng Maynila. Siguro po si Elmer. Si Elmer would add to this, no? May dadagdag din po siya. Yes, Elmer Argaño, Secretary General. Thank you, Tim. Thank you, Philip. At tama po yung binahagi ni ating lead convener team na talaga pong dumarami. Actually, yun nga, banggit na po ni Philip, sa darating po na linggo, week after, aantar na po yung mga kasamahan natin, mga dating opisyal ng barangay. Kaya barangay sa buong Pilipinas po, ito po yung pangangunahan ng ating isang convener din na si dating Liga ng Barangay ng Pilipinas, Secretary General Boy Zuniga. At iba't iba pa pong mga samahan na binubuo na po natin. Ano, hindi lang po dito sa, tama po ang Philip, meron tayo sa USA, makausap po natin ang Middle East. May ilang pong mga OFW po tayo doon na naririnig tayo at gusto rin po nila nang mag-organisa. Kaya maganda po yung simulain ng San Francisco. Baka po napapanahon na pong buuin na rin natin ang IM Pilipinas Global Filipinos. So, maganda po yan. At sa tingin po natin, sa pagdami ng mga nagsasalita at sumisigaw para na nangihikayat kay Yorme, pakikinggan niya po yung ating panawagan. Yung pagsali po niya sa Aksyon Demokratiko ay napakagandang balita dahil ang ganda po ng
nang layunin niyan sa pangungunan ng dating ang yumaong senador Raul Roco. At ngayon po, nandyan po yung ating paboritong batang-batang mayor din ng lungsod ng Pasig na si Mayor Vico Soto. At dumarami po yung gustong sumama dyan. Kaya ano po, nasa tama po tayong grupo. Hindi lamang po dahil siya ay mananalo, alam po natin may gagawing matino. Hindi lamang po sa ating mga sarili, kundi mga susunod na henerasyon. Yun lang muna, Philip, at maraming salamat. Morbos and ang ating Secretary General na si Elmer Argaño, mga kaibigan, no? At anyway, Elmer, offline yata si Tim. So anyway, dito po makikita po ninyo ang development po dyan. Patuloy po ang paghihikayat natin kay Yorme upang matugon po ang ating hinihikayat na tumakbo po siya, no, bilang presidente ng ating republika. Ngayon, yan po ay kanyang kinoconsider, yan po, no? At pero gusto niya pakinggan ang mga mamamayan tungkol po sa kanilang mga hinanaing na sana maipaabot sa kanya, no, mga kaibigan, ang mga kailangan nila, no. So sa hanay ng magsasaka, mangingisda, urban poor, transportasyon, kababaihan, LGBTQ at saka yung mga iba pa. Ayan, mga kaibigan, gusto niyang malaman. Kaya Elmer, talagang ito umiikot po ang I Am Pilipinas sa lahat po ng lalawigan. Naglo-launch na po upang talagang patuloy po ito na sana umabot sa tiyempo na magdeklara po sana ang ating minamahal na Yorme na maging presidente po ng Republika, lumaban po bilang presidente po ng Republika ng Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Elmer Argaño, Secretary General IAM Pilipinas. Yes, yan po. Si Elmer, we will now, but before we go, proceed sa ating mga congratulatory messages led by June Canlas muna ng, na, ano, sa Pampanga. I want you to know, mga kaibigan, lalong-lalo na sa mga Cebuano, sa Cebu City, that Isko Moreno Domagoso hails from the Visayas, mga kaibigan, and he comes from our province, which is the province of Antique, Dugong Antiqueño at the Dugong Samareño dahil sa kanyang nanay. We'll be back. Yung nanay ko is from Samar, Wariwaray. Ang tatay ko na isang Antiqueño, malambing po ang mga Antiqueño. Kaya mapapansin nyo sa akin, may konting gaspang, may konting lambing. Because of the blood. My father is an Antiqueño, is a Ilonggo also, Ilonggo-speaking island. No? Eh, ito yung mga tipong sobrang lambing. Nakita sila sa Maynila, nakalawit ng tatay ko, nanay ko, then ako ang bunga. Yun ang love story nila. Maging waray-waray, mga kaibigan, Antiqueño ang salita, Kinaraya, o kaya Aklaeño, o Hilugaynon, o kaya Cebuano, siya ay Dugong Bisaya, mga kaibigan. Sa tulad po, ako ay isang Bisaya galing sa lalawigan ng Iloilo at Antique. Mga kaibigan, let's welcome ang ating lead convener from the province of Pampanga. Walang iba kundi si board member June Canlas sa kanyang congratulatory message para sa mga Cebuanos. Board member June, good morning, sir. Magandang umaga, Philip, no, sa mga kasama natin sa IAM Pilipinas. Binabati po namin mula dito sa lalawigan ng Pampanga ang ating mga kasamahan sa Cebu City. Mga Cebuano, congratulations po. At kami po ay lalong na-inspire, nabigyan nyo ng inspirasyon para lalong magpursige, para po itaguyod ang kandidatura ng ating minamahal ng mayor na Maynila, si Kagalagalang Isko Moreno. At alam po namin at kami po ay nagpapasalamat dahil alam naman na sa sinapupunan ng Visayas Island
nagmula ang mga magulang ng ating kaibigan Cisco Moreno. Sa pamamagitan nyo po, sa tulong-tulong natin, pagkakalitan natin, magbibigyan po natin ng pag-asa ang ating pagsan. Ano po, muli po, congratulations, God first, pag-asa talaga ang ating bayan. God first, Board Member Jun Calas, congratulations din. Salamat sa inyong mensahe at congratulations din sa Pampanga, mga kaibigan. Palawak na po ng palawak sa Pampanga simula nung inilunsad, led by lead convener Board Member Jun Calas, mga kaibigan, sa coming from the from Bacolor, mga kaibigan, in the province of Pampanga. At ngayon susunod po na magde-deliver po ng kanyang congratulatory message, lead convener Province of Nueva Ecija, I am Pilipinas, Dr. Raymond Sarmiento. Sir, come in. Maayong buntag sa inyong tanan dyan sa Cebu. In behalf of the people of Nueva Ecija, nais kong ipaabot ang aming pakikiisa at pagbubugay sa inyong matagampay na assembly ngayong araw na ito. Ay nagpapatunay lamang na higit na lumalawa, dumadami at tumatatag ang Ikaw Muna Pilipinas, hindi lamang dito sa Luzon, kundi sa Bisaya at sa susunod naman ay sa Mindanao. Isang napakalaking bagay at isang napakahalaga ang papapili ng Cebu dahil siya ang numero unong probinsya na may pinakamalaking bilang ng butante sa buong Pilipinas. Naasahan natin na kung ating mapapapayag, ang ating mahal na mayor, na tumakbo bilang tagapangulo ng ating bansa, naasahan natin na ang mamamayan ng Cebu ay all out na susuporta ang mayorya ng kanyang mamayan. Kaya sa inyo mga kabayan ko in Cebu, maraming maraming salamat at binabati namin kayo sa inyong matagumpay na paglulunsad ng asembliya na ito. Mabuhay kayo, mabuhay tayong lahat, mabuhay si Mayor Victor. Yes sir, sa pag-launch po, maraming salamat Dr. Ray Sarmiento sa kanyang pag-launch. Siya po ang lead convener at the time at ngayon naging regional head na po siya ng Region 3 Central Luzon, mga kaibigan. At ang lead, ang ipapalit po natin, Rudy Palapad po sa Bayan ng Zaragoza. Live po si Raymond Sarmiento sa Santo Domingo, Lalawigan ng Nueva Ecija. And now, let's go live also sa Lalawigan ng Antique, Tinubuang Lupa ni Isko Moreno, mga kaibigan, led by lead convener Vincent, board member Vincent Piccio the third. Vince, come in. Magandang umaga, magandang kaibigan, yan po sa City. At ako po'y naniniwala na nakita ko itong mga lead conveners at ang ating mga participants sa Cebu, very enthusiastic po kayo, no, para dito sa kandidatura ni Yorme Isko Moreno. At kung kayo po ay nagagalak na siya po ay dapat nating itulak sa mataas na pwesto ng ating gobyerno, lalong-lalo na po kami dito sa Lalawigan ng Antique, sapagkat dito po siya nanggaling, dito po nanggaling ang kanyang mga ninuno. Ang tatay niya po ay taga-Antique at ang nanay niya ay taga-Samar. So, kinikilala niyo po si Isko na bilang magaling na leader. Siya po ay isang tunay na leader sa hindi lamang sa Maynila, no, kundi po sa mga karamihan ng mga lalawigan natin sa Bisayas, sapagkat yan po ay dugong kanyang pinanggalingan. So, I would like to congratulate the conveners and the participants of Cebu City Chapter of IM Pilipinas at ipagpatuloy niyo po ang inyong magandang atikain at makikita din po natin ang inyong paghihirap, magkakabunga po ito pagdating po ng tamang oras. So once again, our utmost congratulations to all of you from the people of the province of Antique to our beloved Cebu City populace.
Magandang umaga po sa inyong lahat. At Philip, ipagdasal po natin na si Yorme Isko Moreno ay makaraos dito sa kanyang dinadamdam ngayon sapagkat siya po ay nasa ospital ngayon. Pero nalalaman po natin na ito po ay isang kumbaga sa ano, isang trial lamang sa buhay ng ating Yorme. So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa mga taga Cebu City. Congratulations! Yan po, Vince, you know, mga kaibigan, ipapasok ko lang ngayon at talagang alam nyo po, gusto ko lang po ipaabot sa inyo, he's my eldest brother, he's a board member sa province of Antique, at galing rin po siya sa COVID-19. Mga kaibigan, na kasalukuyang pinagdadaanan ni Isko Moreno. Konting mensahe naman sa mga Cebuano na mag-ingat sa COVID-19. Totoo po yun. Ako po ay naging biktima ng COVID at kagagaling ko lang po sa hospital at ako po ay still recuperating at sige pa po ang pagtalakay namin sa ating mga doktor at ang aking mensahe lamang po sa inyo ay mag-ingat po kayo. You have to practice minimum health protocols all the time, no? Ang pagsusuot po ng face mask, face shield, maski na po dyan sa inyong mga kapitbahay, no? Kung pwede, ipahiwatig natin na ipagpatuloy natin ito. Tayo po ipapasok sa bahay, maghugas po tayo ng kamay, mag-disinfect po tayo ng alcohol, at gamitan natin ng lahat ng bagay, no? Na makakatulong po sa ating tinatawag na pang-araw-araw na pangkabuhayan. So huwag po nating kalimutan na sa tunay na pandemya na dinaranas po natin dito sa buong Pilipinas, ito po ay hindi biro. So kung pwede lamang, no, ipahiwatig natin sa ating mga kababayan, sundin po natin ang kautusan ng Interagency Task Force at ang ating national at local government. Sumunod po tayo sa lahat ng patakaran ng gobyerno at adikain po natin na ipagpatuloy natin, no, ang malinis na pamumuhay sa pang-araw-araw natin na kabuhayan. So yan lang po ang aking mensahe at sana po ay huwag po kayong makalimot na magdasal at tumingin ng tulong sa ating pong may kapal para po siya po ay makabigay sa atin ng lakas at liwanag sa ating hinaharap na pandemya. Maraming pong salamat at mayong buntag sa mga taga Cebu City. Maraming salamat, Vincent Pixio III, Board Member, Province of Antique, Lead Convenor, I Am Pilipinas in the Province of Antique. Mga kaibigan, survivor of COVID, mga kaibigan, at patuloy din po natin ipagdasal ang kanyang kabutihan, kapati na rin, mga kaibigan, na ngayon dumadaan sa pagsubok ang minamahal nating Yorme Isko Moreno Dumagoso, mga kaibigan. And before I go to the United States, si Attorney Mine Hahahang, lead convener, ay presently in court. Naghahatid lang po siya ng mensahe. Siya po ay convener in Cagayan Province, na doon po sa city of Tugigarao, mga kaibigan. Nagpapaabot po ng mensahe ng congratulations sa mga taga Cebuanos. Congratulations sa inyong launching, mga kaibigan. Nanonood din po siya kasalukuyan on cellphone. Kaya lang hindi siya makapagsalita, baka magalit yung judge, mga kaibigan. She's now in court, no? Kaya nga pinahatid na lang po niya ang mensahe na yan. Let's go now to the United States of America from the Bay Area of San Francisco. Ang convener natin ng I Am Pilipinas sa San Francisco, mga kaibigan, walang iba kung hindi si Greg Reyes together with the other conveners na kasama niya. Greg? Yes, good morning, Sir Philip. Narinig mo ba ako? Yes, narinig ka namin. At lahat ng mga taga Cebu, okay. Narinig po kayo ngayon. Okay, magandang umaga sa inyo, sa lahat ng mga national conveners, at maayong buntag sa lahat ng mga local conveners ng Cebu. Participants, mga
mga pamilya nila po kayong lahat. At congratulations leader ni Mayor Isko Moreno na tumakbong bilang presidente sa 2022. Alam niyo po, Sir Philip, kami dito sa ibang bansa, lalo na sa San Francisco Bay Area, California, we have been longing for the longest time na sana magkaroon na tayo ng honest, dedicated, and an action leader na merong vision and that really cares for the well-being of every Filipino. Alam mo, Sir Philip, ako po gusto ko rin magpasalamat kay Mr. Bong Mangahas kasi naimbitahan po kami na sumali sa movement na ito. Ikaw, actually, for the last 3 weeks, ginagawa na ho namin ito. And we will be launching our formal Ikaw Muna Pilipinas, San Francisco, Bay Area, California, this coming Saturday. Okay? So, yes, ang masasabi ko lang po, na we will do everything for them. Actually, Sir Philip, no, na-mention sa akin to ni Pong Mangahas na si Mayor Isko Moreno of Manila as a potential candidate for president. Frankly, to be honest with you, nakikinig po ang mga tao sa Cebu. Ako po, I only have a little knowledge of him. Ang ginawa po namin ng grupo dito, nag-research kami. Sinek namin ang Wikipedia at pinanood po namin ang State of the City address sabay-sabay sa isang bahay para malaman namin talaga kung sino si Mayor Isko Moreno. At sa tingin po namin, at naniniwala kami na he would be the most logical candidate for the president of the country. Kami po ay na-impress sa kanyang kilin yung to improve himself. Ultimately, his unquestionable desire and unselfish commitment to serve has been tremendous progress which touched the life of the many in the community he now represents. So ako po ay nagdadasal and hoping that he would really seriously consider to run for president of the Philippines. Mabuhay po tayong lahat at ikaw muna, Pilipinas. God bless. God first. God bless. Sir Philip, yes. gusto po sana bumati nitong mga conveners ko dito. Ito po si Robert Demono. Go ahead. Pakilala po like kayo, pangalan po ninyo. Go ahead. Of the members go ahead, of the ahead, Pilipinas, Cebu. Mabuhay po kayo. Si Rebon Germone po ito. Mabuhay. At pinadasal namin ang full recovery ni Mayor Isko. God bless. Thank you. God Joy bless. Reyes, God bless too. Congratulations. Palaki. Congratulations to all the conveners of, and all the members of Ito Pilipinas Cebu Chapter. Maraming salamat at we are one for all of us. Together, we will make it. God bless. God first. Mabuhay. Yes, sir. Mabuhay po kayo dyan sa San Francisco. Magandang umaga dyan. Yes, sir. Salamat, salamat. At magandang umaga lahat at saka yung mga bumubuo ng team ninyo dyan at saka nagpapasalamat din kami sa kay Pong Mangahas. Actually, he was the one who inspires us to form a group here in the Bay Area. And I remember we had a very wonderful talk, and as a matter of fact, you know, I was impressed and compelled. That's the one of the reasons why I'm here today. Ngayon, gusto kong i-congratulate yung Cebu Group and on behalf of the San Francisco Bay Area IM Pilipinas Movement, we would like to congratulate them sa very successful launching ng kanilang grupo. And nasabi naman ni Greg sa inyo kanina na kami rin ay mag-launch ng grupo namin dito this coming Saturday.
and I'm hoping that you will be there too. What else? So one, just very quickly, kasi naubos ni Greg yung oras para sa amin, I would like to say that we are one with you guys there in this initiative. And this initiative is to convince Mayor Isko Moreno to run for president. So congratulations again dun sa Cebu, and God bless and mabuhay tayong lahat. Yes, sir. God bless sa inyong lahat po. No, to Greg Reyes, who leads the conveners in San Francisco Bay Area. They have a major activity. Sa lahat ng mga Cebuanos pong nanonood ngayon, sa Saturday po may activity po sila. We will get in touch. Tumutok lang po kayo lagi sa page po ng IM Pilipinas. So I would like to thank the following na... Na mga members po, na mga conveners, mga kaibigan ng San Francisco, congratulations po sa inyo. Tututukan namin ang launching also of San Francisco, nang sa ganon makita rin ng mga taga Cebu, no? ang kasalukuyang nangyayari po dyan. At kayo po pupunta na ngayon, no, sa konsultasyon, mga kaibigan, konsultasyon natin sa mga isyung panlalawigan, no, lalong-lalo na, o kaya isyung panglungsod, lalong-lalo na dyan sa City of Cebu, mga kaibigan. And we will go back to Nicolas Malasarte. Sir, umpisa na po ninyo ang ating konsultasyon, at bago tayo magpatungo sa mga media sa mga questions po nila. Go ahead, Nick. Yes, Phil, thank you. May ilan-ilan lang dito kasi we are pressed with time. So mga lima sila, may gusto silang galit sa iba't ibang sector. May gusto silang sasabihin para sa para kay Yorme. So mag-upisa tayo kay Gemma Lopez. Nasa kabilang sa Doreen's Barbecue Eatery. So Gemma, nandiyan ka ba? Oh, nandito na. Oh, sige, go ahead, Jem. Magandang umaga po. I'm Pilipina Cebu. Gusto ko lang iparating kay Mayor Isko Moreno na I'm pensioner of SSS 20 years. Sana matutukan niya pag siya na ang mag-go-go-go president of the Philippines. Sana po matutukan niya kami. Go, go, go. God bless Mayor Isko Moreno. Yes, Jim, thank you. So, next speaker is Neri Abilia. Neri, nandiyan ka ba? Yes, okay. Sir. Okay. Andito na po ako. Sige, go ahead. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay si Neri Abilia from Barangay Hipodromo, Cebu City, representing the Senior Citizens Group. Ang gusto ko pa lang pong ipaparating kay Mayor Isko Moreno na sana i-continue niya ang support sa mga senior citizens, lalo na sa... We will support 100% ito presidential election. Maraming salamat po, Mayor Isko Moreno. Yes, Phil. Nandito sa natin ngayon sa dito sa Fuente Pension si Marjibel Soto. Hello. Good morning sa lahat. So thank you for this opportunity na marinig ni Mayor Isko Moreno as run for president for the Philippines. So this is a big opportunity for him to run as one Filipino, and naniniwala kami na mas magandang ejemplo si Mayor Isko Moreno as a leader ng Pilipinas, at we unite as one as big changes. And then get well soon, Mayor, and we are 100% support for your presidential election for this coming 2022. Thank you.
God bless. Yes, ang susunod magsasalita, yung ano, gusto ko lang ano, sasabihin sa mga susunod na magsasalita na yung ano yung mga issues or mga concern ninyo sa on your side na ipapaano niyo ipapaparating kay Mayor Isko Moreno. So June Ignacio Andam Jr., are you there? June? Good morning sa lahat. Isa akong barangay official ngayon. Isa lang ang ipaabot ko kay Mayor Isko Moreno na sana ipagpatuloy lahat ng proyekto ng barangay ng probinsya ng Cebu at saka matutukan lahat na programa sa barangay na napansin ng ating gobyerno ngayon. Maraming salamat sa ating lahat. Thank you, June. The last but not the least, si Arthur Sabidra. Naka diha. Art? Dana. Okay, go ahead. Mayong buntag sa tanan. Mayong buntag sa tanan. Bali, since din sa Cebu City ang baga kayong duot sa katauhan din ni ang urban poor sector man. So, ang alang gustong paabot ni Yorme Isko Moreno, ang problema sa sector sa urban poor, no? Ang kinidyong grabe kayong demolition o kining relocation site nga gisa gobyerno sa present nga nangagamahanan karon din sa siyudad sa Sugbo nga almost dinikit na tuman. So ang amua, manghinaot ni nga kung mulingkod makadaog si Yorme Isko Moreno pinaagi sa among tabang, pinaagi sa atong tabang tanan nga matagaan ato isang mandato para makalingkod siya isang presidente sa kapupuntan sa Pilipinas, matubag unta o matagaan unta niya o duot ang problema sa sektor sa urban poor. Nagkasalamat. Phil, yun na sila lahat. Yun ang mga hinanaing at concerns ng mga few sectoral leaders natin dito sa Cebu City. Phil? Yes. Alam mo, Nick, no? Natutuwa ako dahil talaga napakagaling po, no? At sa iba't ibang lugar, naka-comply sa IATF na social distancing, iba-ibang lugar, mga kaibigan. And the first ever na mga launches na ginagawang virtual launching po kasalukuyan sa City of Cebu. Ngayon, Nick, medyo pupunta na tayo sa virtual naman na media, mga kaibigan, no? At mga media naman, they're present now, mga kaibigan, at magtatanong po sila either for the local or national conveners, mga kaibigan, tungkol sa iba't ibang concern nila dito sa virtual press con via Zoom and mixed with other programs, mga kaibigan. At una sa lahat na magtatanong, mga kaibigan, ay walang iba kung hindi si Gian Navarro, mga kaibigan, of CCTN Cebu. Gian, come in, please. Good morning, sir. Training kadali. Good morning, Sir Double P, and may buntag sa tanang mga nitambong sa ato ang convention meeting sa IM Pilipinas. Allow me to sagol-sagol Tagalog and Bisaya in order to magkakaintindihan ng lahat. So, this question is para sa Cebu City, to the part of a Cebu City conveners. Since ang IM Pilipinas, suportahan nila si Mayor Isko for presidential candidacy. So, alang kaninyo, sino man o kinsa man ang inyong suportahan sa pagka-mayor nga para ninyo nindot nga counterpart ni Mayor Isko? Rama, Labelia, Tumulak, or kinsa man ang nasin yung una-una? Doon, sabihin mo kami mga lead conveners sa venue. I think it will be the lead conveners. Nick Malasate, please come in.
Ngayon, karon mo, kay ang atogong trust karon is for Mayor Isko Moreno to run for president. So sa tinuod lang, in reality, we are not discussing it right now. So, hopefully, in a matter of days, after probably Mayor Isko Moreno will run for, will declare his candidacy for the presidency, after that, we will make suggestions to, in consultation with the group na kung sino yung sana susuportahan ng grupo for the local election, particularly the mayorship. Jen? Question, sir? Yes. Go ahead. Since sa Mandawi, I recall ang suportahan sa pagka Vice President Binanan mag-match sa consulting buha or ano yung qualities na meron na magpapagay kay Mayor Isko. So sa inyong pagpili sa mamahimong ka-counterpart for mayoralty here in Cebu City, unsa man nga anong kriteriya ang pinipili nyo o sinisiguro nyo na para ninyo haom para sa pagka-mayor sa Cebu City nga inyong suportahan sa IM Pilipinas? Yes, thank you, Jean. I would like to say it first that magagaling lahat ng leaders sa Cebu, di ba? Province at city. So kung meron tayong magaling na presidente, for sure complementary yung dalawa. They can do they have the combined power to initiate real substantial change sa Cebu City. Cebu City is walking, pwede nang maging running. If nag-running yung Cebu City, faster. So if it's growing, grow some more. So parang ganun yung ano. So basically, ang tao nga dapat na himong mayor sa Cebu City, nga ang isuportahan, pare dapat parehan ni Isko Moreno na action man. Nga he is always doing better than his best. So yan ang ano. So hopefully, we will come up with a name in a matter of days after Mayor Isko Moreno signifies his intention to run for the president. But for now, wala pa name na mapili for now. Wala pa. Kaya ang concentration nato is to urge Mayor Isko Moreno to run for presidency para merong genuine change at yung may hope yung mga sektor nandito sa buong bansa. Thank you so much for answering my question. Salamat. Yan po from yes sir, thank you very much sa question ninyo ano. Gian. And we'll see you next time pag pumunta po sa Cebu. Maraming salamat, Gian Navarro, mga kaibigan from CCTN Cebu. Now, probably I think si June Perez. Is June Perez there? Of June Perez? Oh. Siguro may medyo nag-share. What about June? Okay, what about si Arnel? Arnel of Power Heat Radio. Yes, Arnel? Power Heat Radio, yan. No? I think baka magla-live na yata siya or something. Si Arnel, mga kaibigan. Sa mga iba, sa mga media, meron pa ako kayong tatanong? Sino nandiyan dyan? Hindi ko makita masyado na media. Yes, ma'am. Ma'am, good morning po. Nako. Naka-mute po yata kayo. Hindi na. Okay, yan. Good morning po. Okay, okay po. Maririnig na po ako. Yes, ma'am. Loud and clear. Can you hear me now?
Yes, we do. Narinig na po namin kayo. Okay. Okay. I am Baby Baquero of Cebu Business Week. I would like to ask if ever tatanggihan ni Mayor Isko yung ang pagra-run as president, do you have a plan B? Siguro mas maganda po i-direct po natin yung question na yan sa ating lead convener sa national, si Tim Orbos. Tim? Yes, thank you for the response. Tama po, maganda po nung tanong ninyo. Prime talaga naman o gusto namin na umayag si Mayor Isko ng Pugon na tumakbo siyang pangulo sa kanyang ginawa sa Maynila, at tingin po namin na malaking bagay kung magagawa sa atin ito sa Bukinas, ano na po sa nangyayari ngayon. Kailangan po natin na isang liderato na may malasakit, may aksyon, alam ang gagawin, at hindi natatakot kung anong dapat magagawa niya. Pero yung tanong niyo po, totoo po yun. Paano po kung hindi niya pagdiyo naman sa isang nagsisimula pa sa pagka-mayor niya? O kung meron po nagawa kami po, no, at kami po sa IM Pilipinas, kung meron po kami nagawa na dito sa aming kilusan, ay may pa aabot po namin sa lahat po ng tumatakbo o na tumakbo ng Pangulo, kung ano man ang posisyon, parang po nila ang isang katulad po ni Mayor Isko Moreno. May ganong katangian. So kung hindi po siya ang ating hindi natin siya marinig na umuupo sa atin, sana paabot natin sa mga gustong tumakbo na sana pa nila yung isang katulad na lidulad po ni Mayor Isko. May programa, may aksyon. Bilang po politika ang importante. At sa dulo po ng lahat na ito, ang kanyang nais na pabutihin ang buhay ng ating mga kababayan. Yun po ang mas importante sa amin. So kung hindi mo siya magbigyan tayo, siguro nagawa na po natin ang trabaho. At tulad po sinabi ni Mayor Isko, first, yan po siguro ang mensahe ng IM Pilipinas sa ating mga. Thank you very much, sir. Meron pa ako kayong follow-up question. Go ahead. Wala na yan siguro. Wala na po. Wala na. Okay. Alright. Yun. So, wala nang follow-up. Meron pa ako from the media? Yes, June? Ring, mayong bundag, Sir Philip. Mayong bundag, sir. Ayun, marinig niyo ako, sir? Yes, we can hear you loud and clear. Yeah. Medyo mahina rin yung signal dito, sir, kasi malakas yung ulan dito sa Cebu City sa ngayon. Tanong ko lang, sir, siguro sa lead convener or anybody na makatanong, we all know na yung present administration has used its all means, no? Propagandize its sa administration, sa Duterte administration. It is expected, sir, na if ever may kandidato yung administration, they will use also all means pa rin sa darating na halalan. And sinasabi na ang mga trolls would be a very potent force to reckon with. How is the group, or how will the group planning ba, sir, na ma-counter ito if ever there will be issues or matamaan ng troll left and right si Mayor Isko if ever he would run for president? Yes, that's Jun Perez. Thank you sa tanong mo, no? And he's from ABS and DYAB. Let's start. Maybe we'll get answers from the lead convener, starting from our lead convener, si Tim Orbos. Tim, go ahead, sir. Tim, yung audio mo. Ayan. Nakamute ka. Audio. Ay, sorry. Thank you, Philip. And yeah. Sumagot ko sa mayari ni Elmer. Hi, June.
si John, matagal na nakakasama to every time I go to Cebu. Ako tingin ko, John, no, personally, ang importante kasi yung sentimento ng ating taong bayan. Katulad ng tawag dyan, trolls yung mga yan, hindi yung tao yan, hindi naman tutunay na sentimento yan. Importante pa rin naranasan natin, nararamdaman natin, at paniniwala natin bilang mamamayan ng Pilipinas. So umaasa po kami na ito, ang tugon ng tao, ang talagang boses ng tao, the real voice of the people, the real Cebu, will come out regardless of the resources that are there, regardless of the digital manifestation of such resources. At tingin ko po, iiral pa rin ang boses ng taong bayan sa eleksyon na ito. Umaasa dyan, at tulad po na sinasabi ni Mayor Isko, umaasa sa Diyos na ituwid po tayo, idalhin tayo sa tamang daan sa susunod po na eleksyon. Sagot po ni Team Arbus, isali din po natin si Elmer Argaño, Secretary General ng IM Pilipinas. Sa susunod, bibigay din po akong sagot bilang National Convener Spokesperson. Go ahead, Elmer. Convener na si Team Arbus, ang nakakatuwa po, tama po yun eh, ang dulot-dulo po ng lahat ng ito, hindi po mananalo ang kasinungalingan. Ang tingin po namin at ang maganda pong balita, marami pong nagbo-volunteer na mga kabataan, mga LGBTQ, at sino-sino po, mga lawyers, at handa po silang tumayo. Meron po ng mga gustong magbuo ng grupo na parang gustong ano, mga tagapagtanggol ni Yorme. No? Ang pansang data po namin nakikita dyan ay katotohanan. At inihikayat po namin ang ating mga miyembro, lalo na po ang Cebu City na ngayon ay nabuo na tayo po hindi naman po natin kailangan makipag-away, ang katotohanan lamang po. At kayo po ang mensaherong pinakamabisa para labanan natin ang mga ikakalat na kasinungalingan at mga wala naman pong katuturan na dapat na pinag-uusapan sa panahon ng eleksyon. Yun lang po. Thank you, Jude. Yan, Jun, ako naman bilang National Convener Spokesperson, nag-umpisa na rin po no nung mag-umpisa ang pagtira po kay Mayor Isko Moreno, lalong-lalo na sa pagbintang sa kanya nang hindi pa siya mayor, na hindi pagtugon sa kung ano pong activity na minandate po ng gobyerno, at tinira po siya ni Yusek Echeverry, wala pa rin pong apology na ginagawa at hindi pa rin nagre-resign si Yusek Echeverry sa kanyang pagtira kay Isko Moreno na hindi naman pala siya ang mayor nung panahon na yon. Ngunit patuloy pa rin, hindi pa rin sila tumutugon doon sa kung may kasalanan talaga nung panahon na yon ay ang former president and former mayor Erap Estrada. Ngunit wala pa rin silang ginagawa. Kaya doon halatang halata, doon lamang sa tanong mo, alam na natin na talagang hit job na po ang ginagawa sa kanya. At ngayon, tinawag po siya ng pangalan ng kung ano-ano, may callboy, may mga ganito, may mga pinakitang litrato, may mga trolls na mga tumitira. Kasama po iyan sa politika. Pero alam nyo, the more you hit Isko Moreno ng mga kalokohan, ng mga hindi magagandang pamamaraan, pagsisinungaling, pambabastos, the more lumalakas at tumitibay. Yan lang po ang aking sagot. John, follow-up question? Yes, sir. The last question, sir. After the death of former President Noynoy Aquino, hindi na iwasan na lumabas yung comparison na daang matuwid as compared to the present administration ngayon. Ang plano ba ng grupo, sir, is ngayon na na-launch itong Ikaw Muna Pilipinas, IM Pilipinas, is para maglilin tayo, sir, na ibalik yung parang taang matuwid na governance sa if ever mahalal si Mayor Isko. Kanino mo gusto i-direct yung question, Jun? Anybody pa rin, sir, from the lead convener sa grupo, sir. Oo. All right, from the lead convener, probably, siguro, we'll get the direction from our lead convener, Tim Arbus. Tim? Thank you, Jun, sa iyong tanong. Siguro po dito, sa totoo lang po, no, wala kaming pinapanigan na politika.
Ang nasabi po natin dito, regardless of whatever reason, alam po natin dito, tayo po lahat, bilang mamamayan, bilang isang bansa, bilang isang lipunan, alam po anong tama at wasto. May tama ho na ginagawa ang isang administrasyon, may mali po. Hindi po ito tungkol sa Dilaw o sa pula kung saan mo, saan pa naman po. Ito po ay tungkol kung ano po ang tama o mali. Ito po ang gusto naming ipahiwatig sa lahat ng ating kababayan. Dito lang po tayo sa tamang daan. Sa tamang daan na kung saan dapat tayo ay ang inaalala natin yung ating kita. Alam mo, June, ang ating buhay. Siguro sa Cebu, nararanasan niyo dito sa Manila, nararanasan namin. Pinakamahirap na ikon sa buong kasaysayan natin, ang daming nawalan ng trabaho, ang daming walang kinakain, ang daming namamatay, ang daming may sakit. Yung politika ho, gusto namin isang tabi at gusto lang namin sabihin, gawin na po natin ang trabaho na kayong nasa gobyerno, magtrabaho na kayo. Please lang, kailangan na po natin ng wastong liderato, ibigay daan sa ating tamang paglalakbay. Sabi nga ni Mayor, isang bangka lang tayo. Magtulungan na po tayo dito. So, yung tanong mo, galing ba ito kay Pinoy? Galing ako po, iisa lang pinanggagalingan ito. Kailangan na po natin gawin ito ng bayan. Isang daan lang po, isang talakbay, isang bangka. Maraming salamat. Okay na, June. Yes sir, okay na ako sir. Maraming salamat po and good day. All right, good day also to you. Ngayon, subukan naman natin Emmanuel. Manggaya po. Manggaya, hello. Mga kaibigan. Yes. Hello. Yes, good morning sir. Hello, good morning. Hello, good morning. I would just like to know kung after the city launching, ano bang follow-up activities dito sa IM Pilipino dito sa Cebu? I understand kahapon, the whole province yon to Cebu City. Ano pang mga plano? Nick Malasate, kung sino po sa inyong grupo ang gusto sumagot, the floor is yours, sir. Mga lead ko, ang convener sa Cebu. Yes, Philip, thank you, Nol. Pagkatapos dito, what we're gonna do is to organize down the line yung ano itong lahat ng mga sectoral representative dito, subsuba na organizing sa kanilang various sector, no? So after this launch, because we launched already, Cebu Province, now Cebu City, we're gonna give the marching orders to do the really aggressive organizing so that we will come up with a certain number of membership that is potent enough to make Mayor Isko Moreno your mate to become president in 2022. Nol? Okay. Follow-up questions, Nick. Kung follow-up lang, ano bang timetable o expected na yung decision ni Yorme? October 1st week ata yung filing, so we would expect before that yung decision niya. So, may sir, timetable ba talaga? Mayroong date ba na expected? Yes, sir. Ganito. Ako unang sasagot kung pwede, and then I'll ask also si Elmer, no? Lahat naman ng politiko may timetable. They cannot go beyond October dahil filing na po yun. So, the timetable will be anytime from today up to the filing. Kaya nga, kanya-kanya sigurong, if they make the decision, if they will run, no, they will file by October. Pero before that, kung kailan sila mag-a-announce, wala nakakalam. Kay Mayor Isko, kanya pong decision yan. We are leaving the decision also. Of course, it is his decision to run, no or not. Pero hinihikayat po natin na tumakbo po siya. Hindi lamang, no, sana. Kaya naman niya, hindi lang naman Manila, kundi ang buong Republika
ng Pilipinas. Elmer, any comments? Thank you, Philip. Thank you, Anol. Ano, actually, nahihiya lang yan si Philip, pero may mga bubuit din yan. Tama yun. It cannot be later than October 8th. But I can tell you this, we've heard that definitely it will not be up to the last day that Mayor Isko will decide whether he will take on our call or he will just stay or take another path. So definitely, ang dinig-dinig po namin, maglalabas siya ng decision niya earlier than the deadline. Yun lang po. Okay, salamat. Meron akong tanong lang kay nila Nick yung sa Cebu Group kung meron man silang kausap, mga kausap na mga local political leaders na yun, you cannot say kung sino, or if you can say it mas okay. Meron ba kayong mga kausap na local political allies, yung mga leaders na local for Cebu? Yes, Noel, definitely. Pero as what you've said, we cannot divulge it right now because that's what they ask us for, no? So what we have here in the city and in the province, we have already started talks with various people of influence, like political entities and political people with really who have political gravitas, so to speak. So hopefully, when the right time comes, these people will start to come out of their shell and openly will support Isko Moreno if he decides to run for president. Nol. Salamat, Nick. Thank you, Nol. Okay na. Any more questions, sir? Okay na? Wala. Okay na. Yes, sir. Thank you very much, sir. No, at talagang patuloy po tayo. Siguro mapuntahan natin si Kate Dinolam, Super Balita sa Cebu. Kate? Hello, Kate? Kate Dinolam? Lang. Dinolam. Dinolam. Yes, naputol siguro yung kanyang connection. No? Yun. Anyway, naputol po ang connection ni Kate Dinolam ng Super Balita sa Cebu po, mga kaibigan. Anyway, Nick, malasarte at talagang yes, dito please. Po sa Cebu. Maraming salamat at medyo puntahan po natin kayo unang-una sa parting words po ninyo, Nick. Yes, Phil, thank you. Ang masasabi ko lang that as I said kanina, a 1,000 miles journey begins with a single step. So we started those few steps already, and we are really eager to finish this job. If Mayor Isko Moreno so decides to run, we are here waiting, and if he declares already, we're gonna hit the ground running for the whole province of Cebu, for the Cebu City, and for the neighboring provinces. We will do our very best to aggressively organize and do all the necessary steps for him to become the next president of this country. Phil? Yes, sir. Okay, maraming salamat sa iyo, Nick Malasarte. Congratulations, no? At talagang congratulations sa inyong launching, mga kaibigan. I don't know kung nandun si George Chang as of the moment, baka gusto magbigay ng parting words. Siya po ang nasa. Okay, anyway, we'll just continue on from the Secretary General, Elmer. Please come in. Yes, Philip, yun na nga, tulad ng sinabi ni Nick, simula lang ito at marami, the harder task is lies ahead. Magandang direksyon po yung pagbubuo ng puwersa hanggang sa kasingit-singitan ng mga barangay sa Cebu City, at ganun din naman ang pinangako ng Cebu Province kahapon.
So, lahat po ng pwede nating mahila, pati mga maliliit na negosyante na lahat din po ay may mga adhikain na pwedeng makatulong sa atin. Kakailanganin po natin ang ating pagbubuo ng puwersa. Kaya kailangan po yayakapin po natin lahat sila sa iisang pangunahing layunin. At kung hindi ito ay matapos nating makumbinsi si Yorme, ay tiyakin nating maupo siya na susunod na Pangulo ng Pilipinas. Yun lang po at maraming salamat at mabuhay ang Cebu City. Yes, that's Elmer Argaño, Secretary General, IM Pilipinas. And let's go to our lead convener, Tim Orbos, for parting words. Tim? Ang paglalakbay po natin ng bangkang Pilipinas, ng sasakyan ng Pilipinas, ay hindi po talaga magagawa sa isang madaling paglalakbay. Talaga pong napakahirap, talaga pong madami na tayong dinaanan at madami dadaanan. Lalo na ngayon sa pananahon na ito, talagang nakikita po natin yung hirap ng mga mamamayan. Sana talaga itong gagawin natin ngayon na magkakasama tayo dito sa IM Pilipinas, na mayaya natin ang isang tulad ni Isko Moreno, yung pangulo natin na maging kapitan ng ating barko, ng ating bangka, ay isang hinihingi natin na bendisyonan po ng ating magsasama-sama po tayo sa isang napakagandang destinasyon. Kailangan lang po natin magtulungan. Kailangan po natin isipin ang ating gagawin ay hindi lang po para sa atin, kundi po sa ating kinabukasan at ating mga anak. Magtatagumpay po tayo at sa tulong po ninyo makikita po natin ang daan na kung saan tayo lahat ay magkakaroon po ng ginhawa. Philip, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa inyo. Sa atin po mga kababa, kasama po ako. Yes, that's Tim Orbos, lead convener, IM Pilipinas, national conveners, mga kaibigan. And now let's hear from George Chang, lead convener ng City of Cebu. George? Yeah, sir. Good morning again. Hinaot pa ang taga Cebu. We will be fully support Isko Moreno to become president of the Philippines. We will just hope that ABC Bonus will support us. Okay? Thank you. Yes, okay. George Chang, maraming salamat, lead convener po ng City of Cebu. Maraming salamat po sa inyong lahat, to our lead convener, Tim Orbos, Secretary General Elmer Argaño, mga kaibigan, and Nick Malasarte. To all of you, sa mga nanonood, sa mga Cebuano po, maraming salamat po. This ends our program, mga kaibigan. Congratulations, mga kaibigan, to the City of Cebu. I am Pilipinas. Have a good day at mag-ingat po tayo, safe travels at saka mag-ingat po tayo sa COVID-19. This is Double P signing off dito po sa IM Pilipinas.